Lumalaki na ba minsan sa iyong isipan ang kalalabasan ng iyong buhay kapag wala kang orasan na hawak? Ano ang kahihinatnan nito kung hindi mo alam ang minuto at oras na lumilipas? Ang mga orasan ay mayroong malakas na impluensya sa buhay. Ito ay mga simbolo ng paglipas ng panahon habang tumatakbo ang oras. Madalas na tinitingnan din ang mga ito bilang isang countdown ng isang limitadong dami ng oras para sa mga gawain, achievements, at kahit na lifespans. Paano nga ba tayo tinutulungan ng orasan na pamahalaan ang ating buhay? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Upang pahalagahan ang oras na dapat ay nasa oras ka, kailangan mo ng wall clock sa paligid mo. At napakahalaga na mapunta sa tamang pader ang iyong orasan upang makakuha ng tagumpay sa iyong buhay. Narito ang mga simpleng tip upang malugod ang kasaganaan kapag inilalagay ang mga orasan sa tamang lugar. Ang isang orasan sa kwarto ay hindi inirerekomenda dahil hindi ito maganda at ang pagtik ng orasan ay makakaapekto sa iyong pagtulog. Kahit na ang orasan ay maaaring magtaboy ng masasamang espiritu, maipapayo pa rin na ilagay ito sa sala o sa living room kaysa sa silid tulugan. Ngunit kung hindi maiiwasan ay huwag maghang ng orasan sa ulo o sa dulo ng iyong kama. Ang pagkakalagay na ito ay magpapadama sa iyo ng mabilis na kaba, hindi mapakali kapag natutulog ka at magiging sanhi ng hindi pagkatulog o insomnia. Ang pinakakaraniwang pwesto ng orasan o ang isang alarm clock ay sa mesa sa tabi ng iyong kama. Ang pagsabit ng orasan ay may mga patakaran din, gaya ng huwag maghang o maglagay ng anumang orasan na nakaharap o sa itaas ng bintana, balkonahe at pintuan. Kapag nakaharap sa pintuan, sa sandaling pumasok ka, ay ang unang bagay na makikita mo ay ang orasan. Manghuhulog ka sa oras na masyadong mabilis at ang presyon ng naiipon araw-araw. Siguraduhin ang orasan ay hindi kailanman nakabiting sa itaas ng pinto na iyong ipinasok at lalabas mula sa madalas na magdadala ng malas. Huwag maghang ng orasan sa itaas ng iyong sofa. Ang mga nakaupo sa sofa ay maaaring mapanghinaan ng loob dahil sa paniniwala na lumilikha ito ng pagkabalisa. Huwag maghang ng orasan sa dingding sa itaas ng iyong desk, ngunit iba pa ang mga posisyon na walang masamang epekto. Ang paghang ng orasan sa gitna na inyong sala ay mali, sapagkat ang ibig sabihin ng salitang orasan ay kamatayan. At ang sinumang papasok ay makikitang orasan at maiisip ang kamatayan na gumagawa ng malas. Ang pinakamahusay na kasanayan ay ang paghang ng orasan sa gilid ng pintuan. Sa parehong oras, huwag gawin ang orasan na nakaharap sa isang bagay na kahawig ng orasan o trigram. Ang orasan ay dapat ilagay sa isang matagumpay at makabuluhang direksyon upang harangan at alisin ang mga masasamang bagay. Ang perpektong zone o pader upang maglagay ng mga orasan ay hilaga, hilagang silangan at silangan o north, northeast at east. Kapag inilalagay ang mga orasan sa hilaga o north zone, magdudulot ito ng yaman sa mga residente. Kapag inilagay sa northeast zone, nakakaakit ito ng kasaganaan. Kung ang mga zone na ito ay hindi posible, maaari kang pumili para sa kanlurang dingding o sa west zone. Ngunit ito ay bilang isang pangalawang pagpipilian lamang, sapagkat ang direksyong ito ay hindi maganda.
maaari mong ilagay o ihang ang orasan sa hilagang kanluran o northwest ng iyong bahay. At ang orasan ay nasa white o gininto ang kulay at sa pabilog na hugis dahil ang direksyon na ito ay kabilang sa metal element. Huwag kailanman maglagay o maghang ng orasan sa timog o south at timog silangan o southwest na pader dahil nagdudulot ito ng hindi magandang kalusugan at malas sa mga residente. Ang orasan ay nasa kulay na pula, lila o purple o orange dahil ang direksyon ay nabibilang sa apoy o fire element. Maaari ding ibitin o ilagay ang orasan sa direksyon ng silangan o east o sa timog silangan o southeast ng iyong bahay na nagdudulot ito ng magandang kalusugan. Ito ang matagumpay na direksyon at ang kaliwang bahagi ng iyong sala ay isang magandang lugar upang maghang ng orasan. Ang mainam na kulay ng orasan sa direksyong ito ay berde o cyan o mga pinaghalong green at blue na kulay. At sa parisukat na hugis dahil ang direksyon ay kabilang sa kahoy o wood element. Ang pinakamahusay na hugis ng orasan para sa iyong tahanan ay square o parisukat sapagkat ito ay matatag at sumasagisag ng kapayapaan sa loob at perpektong naaayon sa mapayapang buhay. Para sa iyong tanggapan o opisina, ang pinakamahusay na hugis ay pabilog na sumisimbolo sa mga kita na ibinubuhos mula sa lahat ng panig. Kung ang relo ay tatsulok o triangle, hexagonal o octagonal, ito ay isang simbolo na ang iyong pamilya ay magkakasundo at madaling kapitan ng pagtatalo. Ang orasan ay hindi dapat napakalaki dahil gagawin itong hindi mapakali at laging kinakabahan ang iyong pamilya. Ang dingdong ng orasan ay maaaring madali kang magkasakit at puno ng pangangamba. Ninanakaw nito ang paglabas at ipinahihiwatig na ang mga bata sa iyong pamilya ay masunurin at ang awtoridad ng pagiging matanda ay walang awtoridad. Ang malaking orasan na mantel ay hindi angkop para sa isang maliit na apartment. Mas mahusay na magkaroon ka lamang na isang master na orasan sa bahay at isang alarm clock sa bawat silid upang hindi makagambala ng enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Dapat mong bilhin ang orasan ng mag-isa at hindi kailanman magpapadala ng isang orasan bilang regalo dahil ang salitang orasan ay homoponic sa kamatayan. Ang orasan bilang regalo ay hindi pinapalad at makakapagdulot ng hindi magandang pahiwatig ng psychological. Napakahalaga na panatilihing tumpak ang oras o kung hindi man, palagi kang nahuhuli sa iyong mga layunin at ambisyon. Habang tama na magkaroon ng itinakdang oras ng ilang minuto pa, huwag mo nang takbuhin sa likod ng oras. Tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga relo. Tandaan na kumakatawan sila sa oras sa iyong buhay. Hayaan silang maging mahusay na kalidad at huwag mag-atubiling mamuhunan sa iyong magandang relo. Ang isang mabuting relo ay kumakatawan sa magagandang oras. Kung tumigil o nasira ang mga ito, ayusin ang mga orasan na ito o palitan agad ng bago. Ang mga tumitigil na relo at orasan ay hindi dapat pahintulutang ipakita habang simbolo silang nagdudulot ng pagwawalang kilos sa iyong buhay. Kung ang mga orasan ay may salamin, huwag payagan silang sumalamin sa iyong kama o pintuan ng kwarto. Huwag harapin ang mga ito sa iyong pangunahing pinto dahil sa simbolikong nangangahulugan ito ng iyong pagtik sa buhay.
Ang mga orasan ay hindi dapat kumakatawan sa luma at malungkot na alaala ng masasamang panahon, gera, pakikibaka, o kahirapan. Kung nabibilang sila sa anumang naturang panahon, alisin ito mula sa bahay dahil maaari sila makaakit ng katulad ng sitwasyon sa iyong sambahayan. Ang basag na orasan ay dapat palitan kaagad dahil may posibilidad silang umakit ng malas. Ang mga tao ay dapat na nasa oras upang mapanatili ang kanilang buhay sa buong pagkakasunod-sunod. Mayroong palaging nakalaan na oras para sa lahat. At ang pinakamahusay na magtuturo sa pagtuturo ng oras ay ang oras mismo. Ang mga orasan ay maaaring magturo sa ating ng mahalagang bagay, mga bagay na dapat tandaan habang hinahabol natin ang ating mga layunin sa ating buhay. Kung ang mga orasan ay inilalagay ng hindi tama sa bahay, humahantong ito sa mga masamang epekto.